Masayang buhay sa inyo, mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating mga dashboard warning light. Panoorin nyo ang video na ito nang sa ganon ay malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng mga indicator lights na ito. Alam nyo, mga kaibigan, mahalaga na pansinin agad natin kapag may warning light tayong makikita sa ating dashboard. Kasi, ibig sabihin nito na tayo ay pinaaalahanan ng ating sasakyan na siya ay wala sa kondisyon. Simulan natin, mga kaibigan, sa... Una, fuel level low indicator. Kapag ito ay umiilaw, ibig sabihin, konti na lang ang iyong gasolina or diesel. Maaring may konti pa itong natira, pero hindi ito sapat kaya dapat magpagas na agad sa pinakamalapit na fuel station nang sa ganun hindi tayo maabala kapag tayo ay natirikan ng dahil wala tayong gasolina. Pangalawa, airbag warning light. Kapag ito ay umiilaw, ibig sabihin ay hindi gumagana ang ating airbags at dapat ipacheck ito agad kasi ito ay hindi magdi-deploy kung sakaling maaksidente. Pangatlo, parking brake or brake fluid low warning light. Lumabas ang ilaw na ito kapag tumatakbo tayo na naka-engage ang ating handbrake. Kaya bago tayo umalis, i-check nyo ang iyong parking brake kasi pag ito ay laging naka-engage at minamaneho ang sasakyan, ay na-stress ang ating makina sapagkat pinipigilan ito ng ating brake at gayon man ang ating mga brake pads or brake shoe na maaaring mawalan tayo ng preno sa katagalan. Ito rin ay umiilaw kapag ang ating brake fluid level ay kulang kaya bago tayo umalis ay lagi itong i-check kasi ito ang pinakamahalagang safety features ng ating sasakyan. Pang-apat, electronic or hydraulic power steering warning light. Ito ay umiilaw lamang kapag ang iyong power steering ay hindi gumagana. Kung ang iyong sasakyan ay electronic power steering, ito ay walang steering fluid. Maaring ang iyong battery ay walang sapat na boltahe na suportahan ang EPS or palitan na talaga ang motor nito. Kung ang hydraulic power steering naman ay dapat, i-check mo lagi ang fluid kung nasa tamang level ba ito. Alinman sa dalawa ay kailangan mo itong bigyan pansin kasi mahalaga ang role ng ating manibela sa pagpatakbo ng ating sasakyan. Kasi hindi mo ito basta maiikot o magagamit pag lumabas ang warning light na ito. Panglima, check engine warning light. Ito ang katakot-takot na warning light na maaari nating makita sa ating dashboard. Kasi marami tayong iniisip kung ano ba ang sira ng ating sasakyan at pinipigilan ng ating car system na mapatakbo ito ng maayos. Pero huwag agad mangamba kasi maraming dahilan pag ito ay lumabas. Maaring hindi lang natakpan ng maayos ang iyong gas cap nang ikaw ay magpagasolina or may dapat lang palitan na spark plug or may isang sensor lang na hindi gumagana. Kung ikaw ay may OBD car diagnostic tool, ay maaari mong ma-check kung ano ang diferensya ng iyong sasakyan or kung wala ka naman ay pwede kang pumunta sa pinakamalapit na auto shop na meron ito para agad ito ma-check o mapalitan. Ito kasi ay nilagay na warning para sa mga modernong sasakyan nang sa ganon ay madaling malaman ng mga mekaniko kung ano dapat ang galawin. Pang-anim, seatbelt warning light. Lumalabas ang warning light na ito kapag tayo ay hindi nagsuot ng ating seatbelt. Kaya huwag nyo i-take for granted ang warning na ito kasi ito ay para sa ating kaligtasan. Ugaliin nating magsuot lagi ng seatbelt kapag tayo ay nagmamaneho dahil ito ay isa sa pinakamahalagang safety features ng ating sasakyan. Ikapito, battery warning light. Ito ay lumalabas sa dashboard warning light kapag problemado ang iyong car electrical system. Maaring sa mga wiring or hindi gumagana ang iyong battery o alternator. Maaari mong i-check if low voltage na ba ang iyong battery or dapat nang palitan or i-check if may loose ba ang belt ng alternator o naputol ba ang belt. Dapat mo itong pansinin agad kasi ititirik ka nito sa daan at hindi na ito aandar. Ikawalo, oil pressure warning light. Kapag ito ay lumabas ay wag na wag mo nang gagamitin ang iyong sasakyan at dapat huminto ka na kasi ibig sabihin nito ay low oil pressure o kulang na ng oil ang iyong engine
at ito ay makakasira sa iyong makina. Kapag nakita mo ang warning light na ito, ay i-check if may leak ba ang iyong oil o dapat ka nang mag-top up sa iyong oil. Kapag ito pa rin ay lumabas at nagawa mo nang dapat mong gawin, ay tumawag na ng mekaniko nang sa gayon ay may check agad ito. Pang-siyam, immobilizer indicator light. Ito ay lalabas kapag ang sinusi mo ay maling susi o hindi nare-recognize ng car system mo ang susi na iyong ginagamit. Ito ay isang features ng sasakyan na anti-theft system. Hindi nito mapapaandar ang sasakyan kapag hindi familiar ng car system ang susi na ginagamit. At tapos na tayo mga kaibigan. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at mag-subscribe na kayo para sa iba pang informative videos tungkol sa mga sasakyan.